So for this video, ay ipapakita ko naman sa iyo kung paano ang tamang mga settings na ginagawa mo dapat sa iyong YouTube channel. So first of all, punta tayo sa ating YouTube channel. Hindi dun sa YouTube app, hindi yun ang gagamitin natin or yung, hindi din yung YouTube Studio. But we're going to use the browser app. So upon entering here, makikita mo, nandito kagad tayo sa ating YouTube channel. Click mo lang yung profile, picture, and then click mo lang yung profile picture at magkakaroon siya ng drop-down menu. Click mo lang yung YouTube Studio. So pagpasok mo sa yung YouTube Studio, merong gear icon sa left corner, bottom left corner ng yung screen. Click mo lang yung gear icon na yan. At pagpasok mo, that is already a settings tab. Dito sa general, makikita mo naka US dollar na siya. So that's default. You leave it as is. Click mo yung channel. So sa nakikita mo dito sa channel ko, ang country of residence ko is Philippines. So you have to choose from the drop-down menu kapag clinic mo yan kung saan ka located na country. So take note, kailangan yung country of residence mo ay yung kung saan ka talaga located para hindi ka naman hirapan sa monetization process mo dahil kailangan yung proper address mo. So under this, under the box of country of residence is the keyword box. Lalagay mo dito yung exact keywords na related doon sa channel mo. So, ang channel namin is Alpha Digital Creatives na basically teaching you how and the whereabouts of being a content creator here in YouTube. Yung mga keywords na nilagay ko is YouTube tutorial, monetization, YouTube monetization, content creator, evergreen content, and so on and so forth. Same tab pa rin, under advanced settings tab naman, is the audience. So, under here, do you want to set your channel as made for kids? So, dito, highly recommended na naka-note talaga siya. Even if yung channel mo is recommended for kids. You wanna know why? You might ask why, bakit kailangan na kahit ano naman siya, pwede naman sa bata is naka-no pa rin. Exactly ganito. May mga cartoons kasi na pambata naman, pero dahil may mga violence yung ibang mga cartoons, necessarily na yun ay omitted sa mga bata talaga. So you don't want your kid naman na nanonood ng mga violent-related videos. But kung talagang child-friendly, related naman yung mga videos or educational, you can choose to click on yes. So here, automatic caption. If you want na sa YouTube mismo yung maglalagay ng caption, you can click on the checkmark box. So, good to go. So for the clips naman, you can select or deselect the box dun sa checkmark box. If you want na other viewers na i-clip yung content mo. So, yung iba okay lang naman sa kanila na ma-clip yung content nila because that's actually promotion o na di naman nila binabayaran. So, the next tab is feature eligibility. So, automatic na kapag ka nag-create ka ng iyong YouTube channel ay naka-standard feature ka na kagad. Eligible ka na kagad doon. So, for the next feature naman is the intermediate feature. Para maging enable ka dyan, actually, you have to verify a phone number. Ganun kasimple. Dahil ang hinihingi lang naman yung requirement is yung eligible ka sa standard and then yung phone number mo. And then for advanced feature, there are certain requirements na may hinihingi si YouTube. So, dito hinihingi niya na dapat eligible ka na for intermediate and then valid ID, verification video, and then channel history. So, as for the channel history, okay na yun kung medyo matagal ka na sa pagko-content creator mo dito sa YouTube. And then for the valid ID, of course, any valid ID na kailangan or hinihingi na pwede kay YouTube. Tapos video verification, yun yung i-verify lang nila kung isa kang human. So, person. So, we're done with that. Next tab is the upload defaults.
So sa upload defaults, ito yung mga basic na ginagawa mo kapag mag-a-upload ka. Tuwing mag-a-upload ka. So basic, maglalagay ka ng title. Of course, we'll leave it blank dahil every time naman na mag-a-upload tayo, naglalagay tayo ng title. So for the description, as you can see, may makikita ka dito sa box ko na nakalagay na. Like, about the video, yun yung description ng video na i-upload ko. And then, links. Importante na nandito na kagad yung links na ilalagay mo doon sa descriptions para hindi mo na makalimutan yung mga links na kailangan mo. Like social media platforms mo, affiliate markets mo, and then mga voucher codes. Take note, dito sa basic info ng upload defaults mo, dapat naka-unlisted yung visibility niya. Hindi public, hindi private, kundi unlisted. Bakit hindi public? Kasi pag public, i-upload mo na kagad yun, di ba? Wala na siyang, anong tawag dito? Premiere. Wala na siyang premiere kapag ka ipapublic mo na kagad siya. And then, private naman, medyo omitted ka dun sa mga ibang pwede mo pang i-edit na parts. Kapag kasi naka-private ka, mabablock out ka na kagad doon sa mga parts na hindi mo na po pwedeng ma-i-edit once na na-i-upload mo na siya. So you don't want naman na makapag-upload ng mga videos mo na meron kang, ay, meron akong hindi na-i-edit. Ay, yan, hindi mo na pwede siya i-edit. So, it would be safe to say, i-unlist mo muna siya. Video. Namamiyaw yung pusa ko. So, as for the tags, dito ilalagay mo yung mga tags na related doon sa video na i-upload mo. So, like let's say, nag-upload ka ng about niche. Maglalagay ka ng mga tags na related doon, like how to find your niche, how to properly use your niche, or high CPM, RPM niches, mga ganong factor. So, next tab is the advanced settings. Una mo kagad makikita is the automatic chapters. So here, pwedeng i-cut na ni YouTube yung video mo into chapters. Or you can do that on your own. We have a separate video about doing chapters. And then, under that is the language and caption certification. So leave it as is. Punta tayo dito sa comments. Mahalaga to tong comments. Itong comment part na to. So, you have to click on para makapag-comment yung viewers mo, syempre. But, under that is the comment moderation. So, ako ay naka-basic. So, as it says here, hold potentially inappropriate comments. So, you don't want na makabasa naman sa, syempre, sa comments mo ng mga hindi magagandang bagay, diba? So, naka-basic siya. And then, let's go to permission. So, dito sa permission, pwede ka mag-invite ng pero pwede ka mag-invite ng iba pang mga creator na maging moderator ng channel mo. Take note na kapag pagka nag-invite ka, sabi dito, when you give people permission on your channel, they can upload, comment, and take other public actions. And that is on your behalf. So for the community, this is more advanced na feature, automated filters. Under automated filters, meron kang managing moderators, standard moderators, approved users, yon. Syempre, iba-iba na mga ginagawa yan. Pwede mo silang ilagay sa as managing moderators. Click mo lang yung question mark icon, makikita mo kung ano yung mga capabilities nila or yung mga jobs na pwede nilang magawa doon sa channel mo. So, as for the managing moderators, these users have the same capabilities as the standard moderators. But in addition, they can manage block words and change chat modes in live. So, ayun. As you can see, iba-iba sila ng mga roles na ginaganapan. Artista lang. So, under live redirects, you want to check all channels can redirect to my content.
So every time na magla-live ka, after nung live mo, mariredirect yung mga viewers doon sa channel mo. So under nung live redirects, scroll mo lang, may isa pa palang box. Nakalagay, block words. So, fill up mo lang yung mga block words na ayaw mong masama sa mga comment sections mo. Siyempre, di ba? Kung meron ka nun. Pero, sa akin walang nakalagay. You can add more profanity words here. So, next tab is defaults. So, again, comment. Dapat naka-on yan. Kasi kung di yan naka-on, paano magko-comment yung viewers mo? Basic pa rin yung comment moderation natin. And then, dito sa kabilang side, makikita mo, messages in your live chat. So, pag nagla-live ka kasi, may mga comment na nag-appear dun sa baba, diba? Hold potentially inappropriate chat messages for review. So, dapat naka-checkmark yon. Para kung merong mga profanity words dun na nakalagay doon sa blocked word box mo, mahuhold siya. Hindi siya agad lalabas. Niwala ka sa. So, kung meron kang binago, meron kang pinalitan, at meron ka pang gustong i-check, check mo na bago mo i-click yung save. Ayan. O, diba? Simple lang. As simple as how to upload long form and short form format na pwede mo nang mapanood.